tuho ang kadalasang dahilan ng pamamaga o pagsakit ng breast. Una sa lahat, yung maling fit ng bra. Pwedeng maluwag, malaki, luma na, or overstretch na, kaya wala ng suporta doon sa breast. Kapag naalog yung breast, sumasakit. O kaya naman, kapag maliit ang binili ninyong bra, sasakit talaga kasi iniipit nyo. Kaya nga kung kapag may menses, dapat iba ang sukat o isinusuot na bra at iba din sa pangkaraniwang araw. So, minsan kailangan mo dalawang sets of bra. Ngayon, meron ding tinatawag na muscle strain. Kasi sa ilalim ng ating breast, meron tinatawag na pectoralis muscle. So, yaan, nasasaktan siya or nai-strain kapag nag-ehersisyo, nagbuhat ng mabigat katulad ng maleta, balde, o kaya kapag naglalaba tapos mabibigat na kumot ang nilalaba na mamalengke, nagka-cause siya ng muscle strain. So akala nyo, yung breast ang sumasakit. Ang gamutan dito, kailangan i-rest yung dibdib at saka yung balikat natin mga 2 to 3 days para gumaling muna. Tapos mag-stretching bago mag-exercise o bago magtrabaho sa bahay. Kailangan may stretching din tayo sa umaga. Pwede rin maglagay ng hot pack. Babalutin lamang ng tuwalya yung ating hot compress bago ilagay sa parting masakit. Number 3, kapag nabunggo ang ating breast, sasakit din ito o kaya naman gumamit tayo ng mga bag na mabibigat na tumatama dun sa ating breast, lalo na kung body bag yung ginamit natin tapos naka-crosswise sa ating dibdib. Nagko-cause din yan ng pagsakit sa bandang dibdib. May mga dahilan din kapag nagbabago yung hormones na isang babae, sumasakit at lumalaki ang kanyang breast katulad ng bago magregla. So ilang araw bago magregla, mas masakit at mas lumalaki ang breast. Apektado nito parehong breast at nawawala kapag nagre-regla na. Yan din yung dahilan. Isa pang dahilan ng pagbabago ng hormones kapag nagme-menopause na ang isang babae. Kadalasan sumasakit din yung kanilang breast kapag malapit nang mag-menopause. Minsan kasi yung menopause, matagal na process yan. Minsan mas gusto mo nga wag nang mag-bra. Pero kapag ganoon, kailangan pag mag-exercise or may gagawing mabigat, kailangan naka-support bra pa din. Pero pag sa bahay lang, pwedeng wala ng bra kapag mag-menopause na. Pag naman nagbuntis ang isang babae, isa sa nararamdaman niya ay ang pagsakit ng breast. So, meron yan. Tapos kapag may acid reflux, kasi yung stomach natin ay nandyan sa ilalim ng breast. So kapag nag-acid reflux, akala mo yung breast o yung dibdib mo ang sumasakit, yung pala ay may acid reflux. So napagkakamalan din. At kapag nanganak na, kapag mag-breastfeed, nakakaramdam din ng pagsakit ng breast kapag full na o punong-puno na ng milk ang breast ng isang babae. Magpaturo sa isang expert kung paan, lalo na dun sa mga first time na magpapasuso. Kasi tuturuan ka ng mga iba't ibang posisyon. Pwede ka rin bumili ng breast pump para makatulong sa pagpapasuso mo. Kapag masakit, pwedeng maglagay ng hot compress dun sa area. At kapag may nakapaka na parang nagbibilog-bilog, pwede mong i-massage konti. Pero kung napansin mo na namula, parang umiinit, babalik ka sa iyong OBGYN, baka mastitis yon o yung infection. So, bibigyan ka ng antibiotics ng iyong doktor. Sa mga ayaw mag-anak muna o nagpaplano ng pamilya, ang pag-inom ng pills ay nagko-cause din ng pagsakit ng breast. Kapag naramdaman nyo ang side effect na ito, bumalik sa inyong OBGYN para palitan niya yung paraan nyo ng pagpaplano ng pamilya. Meron ding tinatawag na fibrocystic disease sa mga kababaihan. Mas lumalaki o parang may nakakapang mas bukol dun sa kanilang breast. Tapos masakit kapag kinakapa. So maraming babae, merong parang nakakapang bilog-bilog. Parang lubid yun kasi dugtong-dugtong yon dun sa buong breast niya. So ang fibrocystic disease, itatanong nyo sa inyong surgeon at imo-monitor.
yun namang mga menopausal women, nagkakaroon sila ng breast cyst. Pag breast cyst, kadalasan, fluid yung nasa loob ng cyst. Nagkukos ito ng pagsakit ng breast. Dapat hindi naman ikakabahala ng isang babae, pero kailangan pa rin i-monitor ng inyong surgeon. Papamonitor natin. Ngayon, itong isang condition na to, yung pagsakit ng buto dun sa ating dibdib, akala natin yung breast, yung pala, yung buto dun sa ilalim ng sa inyong breast. Kapag pinindot nyo dito sa lugar na ito, yan, mas masakit yan. Yung cartilage kasi, namamaga. So, ito yung ating ribs. Tapos, pag huminga kayo ng malalim, sumasaba yun. Parang mas lalong sumasakit. So, baka costochondritis yun. Or baka naman, kailangan nyo magpatingin sa inyong cardiologist kung angina yun. So, ito yung mga ibang dahilan ng pagsakit ng breast. Kailangan pumunta tayo sa ating surgeon or sa ating OBGYN. Pwede silang maghingi ng mga test para sa breast katulad ng mammogram o x-ray iyon, breast ultrasound, at kung kailangang i-biopsy ay pumayag ho tayo. Kailangang i-monitor ang pagsakit at kung anumang bukol na nakapa sa ating breast. Salamat po.